Good day po sa inyong lahat. Narito na po ang ating latest story sa araw na ito. Nagbunyag ng mga umano'y pangitain bago matapos ang 2020 ang psychics na sina Jay Costura at Mamon. Upang bigyan ng babala ang publiko para sa maari pang kaharapin ng bansa, bago matapos ang kasalukuyang taon, nagbunyag ng ilang pangitain na naturang psychic sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho. Maraming sakuna at kalamidad ang humagupit sa bansa ngayong 2020 at kasama umano ang mga ito sa predictions ng psychic na si Mamo na nasa likod ng Facebook page na Mamo's Rare Premonitions at nang tinaguri ang Nostradamus ng social media na si Jay Costura. Hindi daw umano nila intensyong manakot bagkus sa ibigyan lamang na babala ang publiko na kailangan ng iba yung pag-iingat at paghahanda. Ayon kay Mamo, nakita niya sa kanyang pangitain na muling sasabog ang Bulkang Taal. Sad niya, nakita ko to before mag-November, kaya lang hindi ko siya ipinose kasi ayaw ko rin magkaroon ng takot ng mga tao. Namamagayong ilalim niya, bubuka lahat doon at maglalabas ng puti. Sasabog siya bago siya matulog ulit ng mga. Dagdag pa niya, yung tungkol sa pagsabog uli ng Mount Taal, mas malala siya kaysa noong nakaraang January. Ang pagsabog niya sa kadiliman, posibleng sa una o ikalawang linggo ng December. Nakikita rin daw niya umano na may magaganap na digmaan, malakas na lindol at malawakang pagbaha na maari namang maganap sa susunod na taon. Samantala, ipinaliwanag naman ni Jay ang kanyang opinyon at pakahulugan sa taong 2020. Saad niya, pag nagkakaroon ako ng warning sign regarding sa mga kalamidad, parang nandun ako sa eksena, marami kasing hindi nakakapansin. Ang 2020 is kambal na numero, magkaiba ang ugali, delikado talaga siya. At kung mapapansin niyo, zero, madami ang nawala ng kabuhayan, businesses, nagsarado, madami ang nawala ng buhay. Dagdag pa ni Jay, nakita niya umano sa kanyang pangitain na may bolang nag-aapoy na babagsak. May ipinakita sa akin na isang babala, isang bolang nag-aapoy, babagsak, hindi siya direktang tatama. Gayunman, may magagandang mangyayari naman umano pagpasok ng taong 2021. Kabilang narito ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa, pagsigla ng turismo, at pagkakaroon umano ng COVID-19 vaccine. Saad ni Jay, malaki ang posibilidad na tayo ay aangat dahil ang 2021 ay bagong panimula. May number one siya sa dulo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pag hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po. At huwag pong kakalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify po namin kayo sa mga bago nating uploads. Mag-ingat po tayong lahat. Stay safe, everyone!